Sa inyo lahat. At kumusta na po kayo? Bagong araw, bagong vlog na naman po tayo. Ang mga kalabi, lakas ang hangin ah. Nandito po tayo ngayon sa Daong, Panilaw, kung saan po nakatira si Nanay Leti. Si Nanay Leti po, siya po yung namamalimos para po sa kanyang apo. At sa pagpapalimos po, doon po sila kumukuha ng kanilang makakain. Mga kalabi, kung sakali po na si Nanay Leti ay inyo pong makita, huwag po natin siyang husgahan. Pagkus po ay siya po ay ating tulungan. Kaya so mga kalabi, tara na po, punta na po natin si Nanay Leti at aabutan po natin siya ng konting tulong. Nakakaawa po talaga ang buhay ni Nanay Leti. Tara mga kalabi! Hello po. Kiran po. Nandito po si Nanay Leti. Yan. Kumusta na? Ito po. Kumusta ang buhay natin, Nay? Ganun din po. Nagano po ito? Ayan po, solo-solo. Bali, ano pa? Sino po to si Tatay? Mag-anak ko yan. Mag-anak ko po. Malayong kamag-anak ko po. Saan po siya nakatira? Saan ko na, Tatay? Ayan lang po. Bali, nag-iisa lang si Nanay na buhay sa apo niyo, no, Tay? Nakakawat sa komisyon niya, humihingi lang ng kanin sa bahay ko, eh. Humihingi lang po ng kanin si Nanay Leti po sa inyo po. Pagka siguro, minsan, pag, di ba, namamali mo si Nanay, wala siya minsan na, wala nagbibigay, minsan, Nay? Wala po, kung siya sabi, pandemic na, Nanay, pandemic. Palimos ng kahit na pambili lang ng bigas, Nanay? Meron naman po, mga kabila ko. Tapos ako sa kanya, huwag mo kaya yung ginagawa ko. Marangal ka ako yan, hindi ka lang naglalaw, hindi ka naglalanda. Sabi ko ako kanya. Sinasabi po ni... Himuin mo ang sasabi ito. Apo, sinasabi ni tatay kay Nanay. Baka inamata-mata siya kung nagpapalimos. May nagmamata-mata ba sa'yo, Nay, sa ginagawa niyo po? Oo, hindi mo wala sa tao yun. Nasabihin pa nga akong patay ko ito. Ay! Tatay. Sinasabihan po kayo na gano'n? Imbis na tulungan ko na lang ako kung nag-iingi sa inyo. Bakit mo ako nasabihin patay buto? Nahihigit siya yun. Gano'n? Pag-uwi siya kahit pa paano, siya ng konting isda, konting ulam, ay konting bigas, gano'n? Opo. May papalimot niya. Parang may nagahan pa po sa kanya. Imbis na matuwa sila dahil kahit pa paano, diba? May isasain si Nanay sa araw na yun. Magnanakaw to. Hindi naman nagnanakaw. Tama yun, Tay. Ang masama yung nagnanakaw, diba? Bubot. Bubot ka rin niya. Sabi ko sa kanya, magkala ka, punta ka sa bahay. Kung wala kang kanin, hindi ka kita. Madalas po, walang ano. Hindi naman, madalang lang. Madalang lang din po. Kahit pa paano, marami din nag-abot ng ano kay Nanay Leti po. Natira na ko ng mga ano. Tulad ng kwan, nung ayuda yun, naka-koteron, ano, naka-koteron, ano? Malaking tulong din yung ayuda na yan, di ba po? Oo, bigay ng gobyerno. Opo. Ano, Nay, parang bigla ka nalungkot na. Yung apo nyo, Nay, nasaan po? Nag-ano po siya, tumutulong pong mamitas ng ano doon sa Santa Rosa, tumulong po ng mga kamatao, mga kaibigan.
niya, ka-classmate niya. Nay, bakit parang niya kay Nay? Tumuluwa po kay Nay. Hindi po. Ito, naalala niyo yung bus. Sino po naalala niyo, Nay? Meron po ba kayo naalala, Nay? Sabi mo, huwag mo. Huwag mo. Yung... Kaya nga, pag ano, Nay, mag... Kwento kayo na, mag-share din kayo ng ano, dahil mahirap din po yung, opo, yung sinasarili niya lang. Punta niya, sa bahay nga, napukwento siya ang buhay niya. Saan mo ikaw ito, ikaw, ala akong gawa, gawin niya. Kahit ang mali mo. Ang hirap po na, Nay. Doon po, naglalaba ko, inaya ko, naglalaba. Diyan sa Villa Del Pilar. Sa Villa Del Pilar po. Diyan po kayo naglalaba minsan. Ngayon din na po kayo naglalaba? Nung nakaraan linggo po, naglalaba ako. Ayun, kaya hindi na po kayo lalabas nun para mag, ano, malinis po nun na eh. Pag talagang walang laba. Ito pagkaano binibigyan din ako. Ayun po, si ate, ang bait naman. Ano, Nay, anong misahe mo sa mga nagbibigay sa'yo, mga nag-aabot sa'yo ng tulong ng mga kapitbahay niyo? Sa kanila, salamat. Hindi nila ako, hindi sila nang sasawa. Ay, kapatid, may isang tayo matandang gustong tulungan. Opo. O, Nay, may dala po kami sa iyo. Ayan. O, Nay, meron po tayo ano dito, Nay. Ayan, o, may mga ano kayo dyan, Nay, o, biskuit. Para may pagkain kayo ng mga apo mo, Nay. Siya po si Nanay Lite. Muli po namin siyang binalikan para abutan ng kaunting pagmamahal. Alam po ng karamihan at mga nakakakilala sa kanya kung ano ang buhay ni Nanay. Siya po ay namamalimos para sa kanyang apo. Dahil siya na lamang po ang inaasahan ng kanyang apo. Misa naglalabada pag may tumatawag sa kanya. Ganun pa man, hindi sapat ang kinikita sa paglalaba kaya napipilitan siya mamalimos. Nakakayaman daw kanyang ginagawa pero tinitiis niya po ang lahat para sa kanyang apo. Kung siya po ay napunta sa inyong tahanan at makita sa daan, huwag na lang po natin siyang huskahan, pagkustulungan na lamang. Kung nalalaman nyo lang po ang kahirapan ni Nanay Lite at makita ang kanyang kalagayan sa kanyang tinitirahan, sigurado, maawa po kayo sa kanyang kalagayan. Ito po ang layunin ng aming programa, ang makatulong sa ating mga kababayan na lubos na nahihirapan. Sana magtulungan po tayo sa abot ng ating mga makakaya. Hindi puhad lang ang kahirapan para tayo magpaabot ng pagmamahal sa ating kapwa. Muli po ang aming pasasalamat sa inyo pong lahat at sa patuloy na sumusuporta sa aming programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. God bless us all. Thank you po. Di ba, pandagdag si Nay ni Nanay? Ayan, may bigas pa dyan si Nanay. Kasama to. Ay, hindi kasama yung Troy. Para sa susunod na manaandugan natin. Di ba, ayan. Ano, Nay, napasaya ko po ba kayo? Kahit sa ganitong kaan? Maraming salamat po. Napasaya ko. Biligyan niyo po ko ng biyaya ng Panginoon. Salamat po nung maraming. Hindi ka nabibili dyan lang kung ano meron dyan na hindi o. Para pala Jimmy ito, Jimmy 7. Wish ko lang. Ayun po lang. Mamadang lovey. Wala masabi si Lee. Thank you. Ayun po. Walang ano bang po. Sana biyayaan ko kay Lalo ni Lord. Salamat po. Ayun. Ah, isa rin po siya sa nagbibigay sa inay. Ah, thank you po, ate. Ayun, oh, ang galing. Isa sa mga nagmamahal. Kuya. Marayang kamag-anak ko. Opo. Sila yung mga bata niya mabubad sa akin. Sige po na. Magpapaalam na rin po kami, tay. Maraming salamat po.
hindi po Opo, ayan mga kalabi. Sana naman po sa napasaya natin si Nanay Leti, yung namamalimos para sa kanyang apo. Salamat po. Nakapag-aral ko po ang apo po. Grade 7 na po siya. Nay, mali mo yung anak mo na, makapanood ka, nakaabot nun yung video. Wala ka bang mensahe sa kanya, Nay? Oh, sorry ka, sabi mo. Ito ka mo, anak ka mo. Opo, Nay. Sige, Nay. Pari na sa puso mo. Kasi inaano nila yan para, para malulukas siya, no? Mm-hmm. Anong mensahe mo sa kanya kung sakasakali, Nay, na makaabot sa kanya yung video natin? Ito ako. Nabigyan ako ng biyaya. Kahit nga mo wala ka. Kahit wala ka kasi, wala ka rin eh. Minsan, naawa rin ako sa inyo sa 5 asawa. Malayo kayo kasi, nasa Mindanao kayo. Sige na, sana patuloy mo pag-ano nyo sa buhay ninyo ha. Hindi na lang po kayo dyan ha, naka Michelle. Ayan po ang mensahe ni Nanay Leti sa kanya pong anak. O Nay, paalam na po na yan. Bye, paalam po. Mga kalabi, bago nga pala tayo magpaalam, meron tayong ano dito. Masara ba yung aking papel? Wala yung papel ko. Eto, meron po tayong ano na, shut up. Nung ano pa to eh. Oh, mamayang gabi may ano tayo. Ay, magyakap-yakap kay laki mi. Nagulit ako sa cameraman na hinila. Nakaipit pa pala sa akin laki mi para kay ibigay kay Nanay Leti. Ayun po, shout out po sa Red One Car Wash and Auto Detailing. Ngayon po, maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa mga nagtatrabaho po doon, mga suki po rin natin yan, tsaka subscriber viewers pa. Kaya, thank you po sa Red One, Car Wash and Auto Detailing. Hello! O, Nay, paalam na po. Babay na po. Opo. Opo. O, sige po. Maraming salamat po sa abala po.